Ayan. Gandang gabi sa inyo. Ayan. Okay, magandang gabi sa inyo. Ay, tumatawag na naman. Ayan. Ano meron sa atin ngayon, third? Well, actually, magandang gabi sa lahat. So, hindi na natin kailangan patagalin pa. So, ipapakilala ko muna ang ating bisita. We got Giselle Priest, also known as Jody Cristoloco. So si Coach Joe ay isang independent recording artist, gitarista na taga Marikina, Philippines. So active siya sa mga music industry as session musician, producer, songwriter, arranger at very young age. He has chosen the guitar of the main weapon of choice since as 10 years old, a proud product of Marie School and UST. Tama po narinig nyo. Siya pong isa siyang taga-Uste. So yeah. He is also known as the Philippines Kings of Dark Metal. Daong pala is a guitar player from 1996 to 2021. And he is a rock metal band under his wing, namely Bluegrass, Arrange, Hellfire, Churi, Machine Gun Joe, and Iron Justice. So wag na natin pahabain ang haba nito. So ito na po si Joe Chris. Magandang gabi sa lahat at magandang gabi sa inyo. Ayan. What's up, guys? Ayan. Wait lang ha, magbabasa lang muna tayo ng mga comments. Ayan, nandiyan si Joel Tulyao. Ayan, magandang gabi sa inyo. Ayan, mga... What's up, Joel? Yun, oh. Grabe, ang dami palang mileage na ito ni Sir Jody. Parang, nung binabanggit isa-isa, parang, saan ba yung mga alam ko? Parang, Siguro naman, nakita mo rin to sa isang gig bilang bahista ng Descant Goth. Baka naman nagulat ka. Gitarista, sabay naging bahista. Tapos ang gamit, 7 or 8 string, no? Malay ko ba dito sa taon to? Wala yata magawa. Sarap patuloy ng daliri. Eh. Well, ganun talaga yung mga talintadong tao. No? Lalo yung mga taga-Marikina, napakaraming talintado. Okay. Salamat kay Kuya Germ. may tulugan eh. May tulugan tayo. Ayan, shoutout ko muna mga ating viewers ngayon. Ayan, meron tayong 13,000 viewers or naging 15 na. Ayan, si Chris Nuts. Ayan, magandang gabi sa inyo. Harold Vox, ayan, magandang gabi. Alan Protasio, ayan, magandang gabi sa inyo. Sa mga nanonood, sa mga bahay-bahay, ayan. Sana hindi umulan sa inyo. Kasi dito kanina, umulan eh. Dito bumabag. Ayan. So, third, baka may sasabihin ka pa. Well, actually, wala na akong masasabi. Ang mas maganda, yung mismong, Axman mismo ang magsasalita tungkol para sa kanya. So, magpakilala ka nga in one word. Ang hirap, no? Sige, pare, nasa iyo ang floor. Bahala ka na, Joji. In one word? Hindi, kahit marami. Kahit mga 2.5 lang, pwede na. 2.5 paragraph. Hindi, magandang gabi sa mga nanonood sa Dead Radio PH. Unang-una, salamat sa pag-invite sa akin ni DJ Mon at sa ni kapatid na Kenneth. Na idol ko to nung bata pa ako eh. Wow! Sino? Si Kenneth. Nung bata ka pa, mas... Teka. Idol, parang... Nagkakaano sa mga edad. Okay. Change topic. Wag na 'yon. Maraming nakaka-relate. Oo. Kamusta sa mga mga Gen X ba, Gen Z or ano? Ayun, maraming salamat dahil ayun, this would be first time na magla-launch ako ng 5 songs today. Yung isa doon, it's like a tribute song. Alam naman natin na mayapa ang ating idolo, lalo na sa larangan ng gitara, si Señor Wally. So, para sa kanya yun mamaya. And
yun, ang gusto ko lang sabihin, ano, siguro it's about time para yung mga gitarista sa bansa ang to take center stage naman ngayon. Let our guitars sing this time. Yan. Yun lang. So, itong so, first song natin, titled Astro Tears. Tama ba? Astro Tears. Yes. Ano yung pinagbabasihan mo dito sa ano? Sa kanta? Actually, itong album na to nabuo nung ano eh, yung unang lockdown natin, yung matinding lockdown. So, alam naman natin, nasa bahay lang tayo. Instead na magmukmuk tayo, do nothing. So, as long as we have the technology ngayon sa hands natin, so, easy po. Why not I come up with a song? Pero itong Astro Tears, ito yung mga unang, mga latter part ko na nagawa eh. So, aminado naman ako na isa sa influence ko si Joe Satriani. So, parang nararamdaman ko na ano eh, lumuluha ang mundo natin ngayon sa mga nangyayari. Yun, basically, meron pa bang ano, other parang entity to decide us na is also suffering like us ngayon, panahon na to. So, yun, doon ko na ano, na-conceptualize yung Astro Tears. Okay, so huwag natin pantayin. Play na natin. Yun na. Ang Astro Tears. Nakamit na kami. Thank you.
parang si Minyong Villegas lang. Ala. Napakaganda ng taas. At after tears. Finger exercise. Hindi, umabot ng G2. Ay, sorry na, wala pala yung umabot audio nyo. Kahingin nyo kasi. Ayan, sorry. Buti napansin ang ating, ano, ni Chris Nuts. Ayan, sorry, mga ano, kasi ang ingay ni Third, eh. Ayan, okay na. Naintindihan namin. Ayan. Ay, nako, yung ano, espiritu ni Minyong, pare. Nandun, lumalabas nandun. Na. Nandiyan na. Ayan. Well, anyway, gaya ng tanong ko kanina, mabalik ako. So, kunwari ako, gusto ko magpaturo ng gitara or kung sino man, interesado. So, ano bang gagawin ko? Magpapakulo akong tubig o pupuntahan na lang kita? Pwede naman tayo magkita online eh. So ngayon, ang mga lessons namin ngayon, so ipa-plug ko na rin sa The Voice Academy of the Philippines. Ayun. We offer mga classes na ganyan, especially sa... Asan naman especially? Ano ba yun? Pansit bihon ba yung may special na yun? Ano ba yun? May puto? May dinuguan? Medyo nag-plug hello, party nine? Ayan, antay lang natin. Malamang may piso net dito na pumasok, no? Ayan. Hello, G? Abangin natin natin si... yung mga piso dyan sa gilid? Ayan. Sabi ni Chris Nuts sa comment, ayan, nababagay ang kanta sa papanahon. Ayan. Kiling daw, sabi ni Coach. Oh, na... nasa na si Coach? Coach! Coach, pasok ka nga. Ikaw ang interview at hindi ako. Nalaglag. Ayan, antayin lang natin. Ayan, antayin mo baka ano? Basa mga comments. Ayan. Kaya magandang gabi. Oh, sige, basahin mo. May. Ayan. Sorry na wala yung audio. Ingay kasi ni Third. Ayan. Eh, sabi mo magkwentuhan. Eh, di nagkwentuhan. Alam mo naman yan, isa sa mga kaututang dila ko yan si Joji kahit paano. We can talk under the sun. Ni lahat naman kahit ano napagkukwentuhan namin mula sa paglabas ng Cafeteria Aroma hanggang nagkaroon ng That's Entertainment hanggang lumabas si Aiza Seguera. Wag niyo nang itatanong yung mga edad, kaya malas niyo na lang. So, nandito we got 10,000 right now. Asan si Joji? Joji, paggalawin mo nga yung mouse.
Mukhang natitibag eh. Eh, magkas ka nga ng invite. Anyway, magandang gabi. We got my Mia Mai. My Mia Mia. So, magandang gabi. At si dito si Jerome Villanueva. Isa rin gitarista to, mga kapatid. Gitarista ng Pyrospiria. Andito si Chris Nuts. Ayan, magandang gabi. At si Will Uy. At siyempre, si Joel Tulyaw. So, sa mga nakikinig, magandang gabi sa lahat. Si Harold Box, ang vocalista ng Black Witch, ay nandito rin. Sino pa ba? Ang kaibigan natin si Chris Polodos, si Alan Protasio. At siyempre, ang babaeng laging walang tulog, si Jamaica, nandito rin. Magandang umaga dyan. Okay, wala pa ba si Cristo Gulpeo? So, pwede yung Cristo Gulpeo kung nasan ka. Oo, malamang ano yan. We're having some bad connection siguro. Oh. Tingnan natin. Or it's either what yung cellphone niya. Hindi kaya na-snatch yung telepono niya? Oo, parang nasa labas na lang. Hindi ganito na lang, Ken. Magpatugtog na lang muna tayo ng isang kanta while waiting kay ano, okay. Kay Joji. Sige. Ha? At tatawagan ko na rin. Okay. Ano yung piplay mong kanta ni Joji? Perplexity. Okay. Sige. Okay. Play mo muna. Thank you.
Ken, may mic ako? Teka, nawawala yung isang telepono ko. Mukhang ano, namatay na. Nag-drain. So, magandang gabi sa lahat. Arvin? Yeah, nawala ako kanina. Sorry. Okay lang yun, pre. Teka, may barya pa ako rito, Joji. Ipakilagay na sa gilid mo. Kasi sabihin mo sa party line, huwag iaangat yung telepono sa kabila. Pinaaangat mo eh. Sabi mo, sandali lang. Oo, sandali lang ka mo. Overseas tong tinatawagan natin. long distance. Oo, sa Hong Kong. Ang ano, DH sa DH. Ay, nakamang na abnormal nga. Anong song na? Second? Oh, na pina-play ko na para at least kahit paano naman habang while waiting for you, at least ano, hindi tayo ano dal sa air. Oo naman, tama. Oh, tapusin lang natin. Tapusin lang muna natin yung commercial para balik natin. Alright. Then Kenneth will give the cue. Nakakaya naman kay Direk Kenneth sa baba. Nataranta ako na eh, inabi ko. Iniisip ko baka malamang pumunta ng piso ni tayo ng to ng computer shop. Ang ganito. Ano ko kaya po kung yari wala akong phone number. Nag-iisip pa naman ako, hindi ko wala akong contact number ni ano Joe. Mabagla mawala ito. Mabatog ko rito, chip. Na. Ano, i-page mo lang ako sa 141 o kaya sa 125 pocket bill ko. Oh! Isla ko, ma. Isla kong kasi isla. Gamit ko yan. Ano, juice pocket bell. It's so cheap. sige, yeah. I'll ring you up, man. Hanap lang ang 325 rito. Grabe yun. Sana hindi mawala na naman. Ano ba nangyari? Hindi ko lang, biglang nawala na naman lahat eh. So, pati sa taas, pati sa The Voice. Mukhang nakita mo na sa Camp Big Falcon ako, baka ina-atake kami ng mga Bozanians. Malamang, ma. Ang daming busero pa naman dyan. Ang daming busero. Are we in? Are we good? Are we good? Alright. Yan ko niya sa Paloma Arroba. I don't know. Ang daming nag-PPM sa akin. Bako. Mga inaanak ko yan. Hindi, yung mga anakan ko. Nandito na sila. Pare mga, kanako na magtago. Pare yung inaanak, madali lang yan. Pero yung inaanakan, mahihirap yan. Pero matagal. Ito na to. Sana hindi tayo mawala. Kapit lang. Hindi ako mapag-monitor. Ang dami na PPM sa akin eh. Madali lang. Sige lang. Ayan. Direk Kenneth muna. Yeah. Na. Alright. Yan. Yeah. Teka lang. We'll be right back.
Maganda. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, andito na uli si Joji. So, ano ba yung pinatagpok mo? Ang title na Barya? Stanford. Okay. Title ng Stanford. Okay. At saka, baka, so, baka di-disorient yung mga listeners natin. Hindi po kayo nakikinig sa crossover 105.1. Nasa dead radio po tayo. So, yan. Akala ko sa nasa RX tayo Serena, eh. Ayan. Cover daw within those dreams. Parang Born Osiris. Ayan. So, kanina, yun. Pa, nung hindi ko pa sila tinatawagan, yun. Yun yung pinapakinggan ko kanina. Born. Ayan. So, nice. Joji, napakuha ko ng alak eh. Oo, di ba? Party, right? Ay ko, okay to pan chill. Ayan. Chill, diba? Perfect sa... Ayan, may nanonood kaya din. Kaya nga shoutout sa mga taga-CDO. Ayan. Hindi ko na nakita yung pangalan. Nag-scroll up na. Uy, kamusta mga taga-Kagende Oro dyan? Marami tayong tropa dyan. Si Andrew, kapatid sa Dahong Palay. Yun. What's up, Andrew? Dahong Palay. Ayan, shoutout kay DJ Kulzatro, ay Salos, ayan, shoutout sa'yo, nanunood, ayan, we have 11,000 viewers ngayon, ayan, sa mga hindi pa naka-like and follow sa page, baka naman, may goal kami ngayon dito sa Dead Radio na mag 10K, ayan, so, unti na lang, kalahati na tayo, halfway na. Third. Mamimigay, may surprise daw, di ba, may... pag naka-10K. May surprise daw si Third pag naka-10K. Ayan, so... Oh, may libreng kiss mula kay Joji. Pili ako napangiti. Anyway, mabalik tayo sa tanong. Okay, naputol. So, sa mga ganito lang naman, ibabalik lang natin ha. So, Joji, paano ba ako matututo at yung ibang nakikinig? Ano bang pwede namin gawin para... kahit pa paano, kahit hindi naman yung kasing galing mo, kahit pa paano lang maambunan lang ng konting, so, kasi gusto ko matuto. Ano ba yung A? Ano ba yung B? Biglang ganun. So, pakipaliwanag nga muna para alam na mga kasama natin sa Dead Radio kung saan kanila kukontakin. Hello, Party Life? Wala na si DJ na naman. Hello? Hello. Sige, go on. Ayan. Go on. Ayan, may cross line pa. Oo nga, ewan ko pa. Aling Tina, pakibaba nga muna yung telepono sa kabila. Ayan. Ano lang to? Okay na? Si Aling, binaba na ni Mang Tina. Aling Tina, okay na raw. Ayan. Si Bang Temi na dyan, nasa kanto. Sige na. Go on. Magulo ko tayo pa nga na eh. Yung boarding house kasi itong aking yan. Across line. Ayun, so they can visit me sa The Voice Academy of the Philippines. So check us out sa website or sa Facebook, type lang nila The Voice Academy of the Philippines and ayun. We're almost welcome to attend to their queries, mga kasi ang ginagawa namin kapag may isa akong guitar student, tinitingnan ko muna kung paano siya mag-play. So, mas madali na yung medyo may konting alam na, madali nang i-mold. So, madali na siyang i-shape. So, ang mas challenging sa akin yung talagang from zero. Talagang zero knowledge. Total, so, talagang aakayin mo yon hanggang lahat ng sessions niya, hanggang pwede na siyang mag-isa at makapag-play ng mga guitar pieces. Then, from there, he elevates to a different parang level niya. Then, pa-advance yung mga lessons niya. Yeah. So, may chance bali, pa ilang, pala. So, ilang session yun? Ilang session yun? Kung sakali man. Kunyari, usually, in a day, 2 hours, ganun? Pwedeng 1 hour. Pwedeng 2 hours, pwedeng 1 hour. 2 hours max. Kasi minsan, too much info overload sa isang student. From there, chine-check ko yung progress nila every time. That's good. So, ang gagawin lang,
They will contact you. And then, kahit ganito, I mean, video call o ano, kasi medyo social na tayo, not unlike nun natin, no? Nung panahon pa ng mga Mahoma. Oo. Black and white pa TV nun. Marami ng platform diba? Ngayon. Well, ngayon, so, oh, so through, ano ba, messenger, ano? Huwag mo nang balikan. Yung ngayon. Ito lang dagdag kaalaman to sa mga bata ngayon. Before, alam mo yan, DJ Mon, in order for you to learn a piece, naghahanap pa, pumupunta pa tayo ng recto or yung mga Xerox copies ng mga piyesa just to learn the song. Maghahanap ka ng tablature? Kahit ganun kamahal ang tablature at hindi mo mabasa yung kulang-kulang yung nota, di mo alam kung 8 yun o ano yun, di ba? Dahil ganun talaga. Hindi rin nila naranasan kung paano sumipra mula sa tape na, kasi dati, ang alam mo naman, pag sinabing electric guitar, sinaksak mo. Yung gustong tunog mo, akala mo, ganun na. Electric na. Ganun daw talaga. Oo. Kaya buti na lang, hindi pumili ng electric. Ang dami ko sinirang kaset mo, tol. Naka-pause yun, no? Naka-play pause para lang gumana yung auxiliary. Oh, iipit mo nga, pa ng papel time na yun, para magsabay. Oh, may mga... Para magsabay. Hindi ko inaapit. Ang hirap. Napaka-lucky ng mga bata ngayon dahil lahat ng info na... Hindi mo inaabot. MP3 na inaabot mo, ha? DVD na inaabot ko sa Quiapo. DVD. Pero nakita kita tayo. Kaya naman nagbibigat ko sa atras. Huwag ka na maingay. Sa atin na lang yun. Baka makakuha pa sila ng maraming info sa akin. Nagbibeta ka ng VHS. Okay, magat Ramoncito, Jose. Yun o, VHS daw, sabi ni Kenneth. Uy, Betamax yun, Boatman. Diba ano, Jokris? Andiyan si Jokris kanina nanonood eh. No, Jose, DJ Jokris. Hindi ko makarelate. Wow, paano ayan, naman yung kilala sa mga, yun? O sige, uminom ka ng... Sa mga listeners natin dyan, pwede kayo maki-join sa ano. Comment nyo lang mga ano nyo, babasahin namin yan. Ayan. Yeah. Ah, pala yung inap. Since kanina, nawala ako, I would like to say hi sa aking halimaw na bahista na si Yuki from Japan. At si Sigmon from Italy. Yan, hindi ko alam kung paano kami nagkabuubong tatlo. Pero okay naman. Sabi mo nga, no? Ilocano, isang Japonesa, Italiano. Napunta sa Ilocano yung ano, yung paano kayo nag-dialect eh. Okay na yung kaysa naman Japanese speech yung kinausap nyo. Anyway, para maiba naman, nandito si Will Uy. Ang sabi Will niya, Uy. Relate ako dyan, brother. Ayun. Sa tabs at ref. Sa record. Yan. Yun, so, no? Will Uy, huwag na yung idad. Pala, shout out kay Will Uy, ha? Sa kanya yung pulutan kanina, tsaka yung ano, yung ginap ni Nash ko. So, yan. Oo nga. Prepare. Nainggi tayo. What's up, Will? Yung nakita ko kanina, medyo yun ang matrap-trap no? Na tumambay, eh. Oo, kung pwede lang talaga, i-inject ko na lang yun. Kasi sabi sa akin ng doktor, bawal ka. Sa... usapang radio station ng panahon niyo daw. Panahon niyo. Nyo. Grabe 'yon. Naku, ano ba KCFM? Ano ba? Hindi ko na matandaan eh, baka mapunta tayo kay Tia Deli. Ako ang 'yong Tia Deli. Anyway. nag-iisip ka na naman Joris na ay nang ano, Joji nang nag-iisip ka na naman ng nakaisip na nga ako. Sige. Actually, ano eh, katotoning ko lang kay Johnny Midnight. Sandali, nawawala yung pyramid sa ulo ko. Hanapin ko muna si Ka Ernie. Ayun. Well, anyway, yun ang mga luma-luma nun. Well, ayun, maiba ako. Sige. Alright, go. Oo. Gabi ng lagim mula si kay Yakisoyo Paloma Aroa. So ito isang bago nating kaibigan. We got Crisaldi Palibore, usapang radio station. So magandang gabi. I got 14,000 listeners right now. Well, Joji, matanong ko lang. Kung hindi ka gitarista ngayon, ano ka siguro?
By nature. Macho dancer. Kasi ano. bukod doon ha. Kasi ano eh, ang aking career kasi na I had worked for Cebu Pacific for quite some time. So, mahilig ako magkakalikot ng aeroplano. Wow. So, although I'm a graduate ng HRM, hindi ko na pakinabangan kasi naisip ko mas okay umorder na lang at maging customer instead of you preparing the food. Diba? Parang, yun na lang. Ako, kakain na lang ako. Hindi. Oh, hirap. Parang totoo ba to? Kakain na lang ako. Chef ka or ano na prepare ng pagkain. Parang yung prepare mo para sa ano, parang wala ka nang ganang kainin. Totoo ba 'yun? Oo, parang ganoon eh. Totoo 'yun eh. Kasi 'di ba, the more ang tagal mo sa kusina, nagpe-prepare ka na, amoy mo na lahat yung mga ingredients, alam mo na kung ano nakalagay. So pagdating pare kain ko muna, parang ang hirap. Parang busog na ako, alam ko din. Parang order na lang ako somewhere else. Oo, parang sawa ka na, di ba? Oo, tama naman kasi yun, di ba? Pero, alam mo minsan kasi sa tao, mayroon mga marami na, may mga tinapos, pero iba talaga yung napupuntang dandas. Kasi ang tawag dyan ay passion. So, passion yan. Kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo. So, ito hindi naman natin, ano, yung iba nagsisikap lalo, kumukuha ng mga masteral degree. So, ikaw ba, Jody, naisipan mong nagtapos ka ba ng masteral sa conservatory bago ka naging halimaw o ano bang proper? So, lahat hindi. Ano lang talaga eh. Through experience lang kasi nag-start kasi ako, I play piano. So, ang ginawa don't play your... ko... You don't play your organ? Organ. And I play my organ. I play my organ sometimes. Sometimes, yeah. Oh, that's good. Yeah. You're in tune, man. Go ahead. So yun, nag-start ako sa piano. Tapos, Ito, napaka-piloso po ako noon eh. Kasi only child ako. Yung mom ko, sabi, sige, maging pianista ka. Gusto kita maging concert pianist. Sabi ko, di nag-aaral ako. So, kaso, nagkamali ako ng bukas ng TV. Napanood ko si Hendrix at sila Van Halen. Sabi ko, nako, ito ang aking passion. So, ang sabi ng mom ko, bakit pumigil ka sa pagpapiano? Sabi ko, ma, parang ang hirap naman bit-bitin ang piano kapag nagko-commute ako sa jeep, di ba? So, gitara na lang ako. Para oo, tama. Tama naman. May katwira, di ba? Katwira. Oo. Pero naalala mo yung ano, yung The Cure? Yung ginagamit niya, yung ganun lang na parang, siyempre. Ano, di ba? Pero, mantakil mo kung anong tunog yung napalala. Oh. Ano ba tawag doon? Yung version exactly. 80s eh, di ba? Melodica. Nakita ko lang. Yeah, Melodica. Melodica. Pero ang Melodica. Hirap kasi sa panahon na yun dati, parang magkakaroon ka ng ganun, ang hirap makahanap, bukod sa makahirap makahanap, mahal. Makakita ka man, mahal. Di ba? Parang di katulad ng mga tsaka, gitara ngayon, pagka ano, makakita ka, pwede ka nang makadugtog. Gagawin mo na lang. Itotono mo na lang sa gusto mo. Hindi rin, Kenneth. Kasi alam mo, ganito yan eh. Nagigitara ka. Ang magigitara ko, gamit ko, naka-Floyd Rose ako. Sige nga, labanan mo ako, naka-Floyd Rose ako. Siyempre, sa ano. Diba? Parang, kumbaga, mamantakin mo yung sa mobility. Yung, gamit parang, mo, gumagamit ka, lumanog. Gumagamit ako ng ano, Mike. Ng Jackson. Diba? Jackson 5 pwede rin, si Michael. Diba, ang layo. diba, akala ko si Michael Jackson na eh. Siyempre, diba, parang ganun, pa diba? Parang quality pa rin ng gamit. Siyempre. Kaya nga, mahal. Pero, ito naman ang sasagot ko sa'yo. Kung nanood ka ng segment ko kahapon, maririnig mo yung mga bandang 1970s, gaya ng bandang Diablo. So tatanungin ko ngayon, ito tanong ko ngayon Jaycel ha. Joji. So narinig mo rin, 'di ba? Alam ko nandoon ka kagabi. So yung point nung paggigitara nila at saka the way na gamit nila, tama bang masasabi mong 1970s yung tugtugan na ganun? The way they play their they play guitar. Actually, nung panahon nila, ano, kaya nga kahapon nag-comment ako, sabi ko, for their time, medyo advanced na sila kasi yun lang, limited ang kanilang equipment pero nakita mo, nag-harmonize,
ano eh, oh. may sustansya yung regyo ng kanta eh. So, well, sa panahon nun, talagang yun na yun eh. So, make most out of it. Hindi kagaya ngayon. Mga matitit na amps, nakakagawa ka ng mga malalaking tunog, you have technology. Ngayon nga, ano, I have a setup now na pwede akong tumugtog na using my laptop, my tablet, or even my phone. Imagine that. Ang layo na ng technology. Unlike before, dadalhin mo yung napakalalaking rig, tas kulang pa yung tunog. Pero you need talagang sheer talent na yung pinakita nila doon. Imagine mo, 70s, ganun ang tugtog. Medyo kumaharmonize doom na pakinggan ko kagabi. Sabi ko, ano, they're way ano, advanced for their time. Walang pinagkaiba yan kay Senor Wally Gonzalez, which brings us to the next song. Next song, okay. As in, grabe yan. Sige, go on, go on. Hello? Nawawala yung net connection mo, Tol. Pagpasensya nyo na at nasa Pilipinas tayo at alam natin ang ano. May konting problema rin ang converge sa area nila. So, right now, walang boses. Teka. Are we, you know? Siguro, i-play ko muna tong ano, sinasabi ni Sir George, ang Wallace Frog. Ayan. Ayun, nakabalik na. Nawawala-wala tayo. Ayan, ayan. Ayun, masama ang panahon, pare. As you can see. Ayun. Ayun, as I was saying a while ago, sige, go on, go on. Yung panahon nila, ano, they need to make most out of it. Kaya nga eh. Well, anyway, batiin muna natin. We got Rudy Lagman na nanonood na sa taga Washington. Well, ito, isang dakipalay. Ito isang malupit din na gitarista to, si Rudy Lagman. Well, gitarista siya ng isang death metal band na foreign noon. I mean, wow. Isa sa mga 1995 siya gitarista ng Ex-Mortis. So siguro naman narinig mo ang Ex-Mortis. So nakakagulat, isang Pilipino rin pala ang ano, ang gitarista niyan. So ngayon, si Rudy Lagman ay gitarista ng Part Death. Ayun, ayun. So anyway, mabalik tayo sa ano, sa konting ano, konting info para sa mga nakikinig. Sige, go on, Jokri. Ay, Joji, go on. Ayun. So, yun guys, kakaiba talaga yung napakaswerte ng mga musikero ngayon kasi all of yung resources natin, technology is all there. So it's only up to you na ilagay niyo yung puso niyo dyan sa music. So yun na lang ang kinakailangan sa inyo. So basically that's it. Napakaswerte ngayon at an instant. You have your rig, your gear already, virtually or even yung mga physical na mga stomp boxes, marami nang ano, naglalabasan ngayon. Meron na tayong mga local effects makers, may mga magagaling tayong luthier na guitar makers. Wala na akong masabi. So, we already have yung mga kailangan ng isang musikero dito na magiging up par sa quality. Abroad, alam naman natin yan na kapag ang Pilipino tumutok sa isang craft, buong puso niyang ibibigay yan. So, yun yan. Saka maidagdag ko lang. Totoo yan. Sa panahon dati, kasi parang pagka magre-record ka, parang kailangan mo pa pumunta ng studio para mag-record. Mm-hmm. Then after mo, may CD ka para ano, wala kang, di ka tulad sa panahon ngayon. Kahit nasa bahay ka lang, may laptop ka, may input-output, record ka. Tapos, kung gusto mong i-share, parang post mo lang sa social media, di ba? Parang i-PM message mo, okay ba to, di ba? Parang mabilis na eh, yung mga technology ngayon. Katulad mabilis ngayon, na. Katulad natin, di ba? In-stream natin, yung mga gustong ma-feature dito sa Dead Radio PH, so, message lang kayo. Diba? Eh, lahat ng gusto nyong i-play, iyaano namin. Diba? Siyempre, pahingin na rin ng onting details para yung may laman yung content natin. Ayan. So, next song natin is Wally Frog. True.
Ayan. Sandali, putulin ko muna. Wait lang. Ano ko lang. Gaya na sinabi ni Mr. Rudy Lagman, lahat nasa YouTube na. So, tama naman. Halos lahat naman nasa YouTube na. So, ganun na kalawak. Pero, alam mo, isa lang naman masasabi ko eh. Kung may talent ka, may talent ka. Diba? Ganun lang kasimple yan. Kung porsigido ka sa isang bagay, kung talagang yung dedikasyon mo nandun, ituloy mo yan. Dire-diretso lang at huwag kang hihinto. I mean, kung ang pagmamahal mo sa musika nandito, kahit anong genre pa yan, kahit anong humad lang sa'yo, kahit ano pa yung gamit mo na ginagamit mo, kung talagang para sa'yo yan at talagang ano, bukal sa yan sa, yung, sa ginagawa, lalabas at lalabas yung pinakatalento ng tao dyan. At bilang Pilipino, magaling tayo dyan at heart. Anyway, mabalik tayo sa susunod na kanta. Well, ano bang ano? Ang track mo ba, Joji, ilan to? Yung lalabas mo sa CD mo? Ilang track siya? I have like 11 songs. Yeah. 11 songs sa isang CD? Yeah. So, may date na ba tayo kung kailan lalabas to? Kasi nakikita ko, ano, actually, sa October 22, maraming lumalabas na mga releases. Dream Theater lalabas, Mudvayne lalabas, dami. Cradle of Filth. So, isasabay ko na rin doon. At saka, it's my birthday din kasi October 22. So, 35 years old na ako. Ayan, tandaan nyo. Ito yung address ni Joji sa Marikina. Puntahan nyo na. Ayan. Napatingin. Marikina tayo, napatingin guys. Napatingin ako, may nahulog yung butiki, Brad. It's dead. It's dead. Sa pool eh. Oo. Para tinamaan. Nagulat sa 35. Oo. Let's just kidding, guys. Yeah, diba? Just kidding. So, is that your sige. Five? I'm proud to be 49 na ako, pare. Pag sabi ko nga sa ito, pagdating ng 50, magpapatatoo ka na. Okay. Baka ipatato mo yung welcome to Baguio City. Kasi ako lang sa dahong pala yung walang tattoo eh. Hindi naman. Sige, parinig na natin yung ano, yung isang kanta na. Hindi ko alam eh. Baka ano muna, sisimulan ko sa maliit. Sa? Maliit. Welcome to Baguio City. Biglang umaba. Okay. Eh. So, pe-play ko na itong next song. Okay, let's play there. Yeah, unang-una pala, ano, before you play this, I lovingly dedicate this to our inspiration at isa sa mga inspirasyon ko sa pag-gitara simula nung bata pa ako si Senor Wally Gonzalez. And nagtataka kasi ako maraming naglalabasan ngayong mga songs iba puro Wally's Blues ng Wally's Blues. So ang inisip ko, kinuha ko lang, kinapture ko lang yung mga moments, yung mga magagandang moments ng song, mga identical na Wally na ano. So I got it, tapos nilagyan ko rin ng style ko. And this is lovingly dedicated to him. Alam ko nakikinig siya. At saka maraming mga naglalabasan ngayong mga tributes to him. So, count this one in. Tito Wally, we love you. We will miss you. We'll never forget your music. Para sa'yo to. So, here is Wally Sprog. Red Radio PH.
All right. And shout out daw from Davao City. Sabi ni May Mia Mai. Tama ba? Yeah, tama. Teka. Sabi ni Ruel di Makulangan. Ayan. Shout out daw sa may birthday. Sa tropa niya si Brown. Mag-greet daw. Ayan, shout out sa'yo, Brown. Wait lang. Low third. Nandito ako. Go on. Hindi kasi kanina nakamute ako at may mga binabasa lang ako ibang messages. Anyway, Jody, so kumusta naman ang Marikina? I mean, ngayon, balita ko, tumasa naman daw yung COVID dyan na walang ulan. Ano ba yun? Nakakagulat no? Anyway, naka-live na ba tayo? Hindi ko ma... Najet. Live na. Okay na. Ayan, pala live na pala. Tinatanong na iba na. Ayan, mga taga Bacolod City. Ayan, shoutout sa inyo mga taga Bacolod. True. Namiss ko tuloy mag-initial. Ayan, true. True. Apat na court. Ayan. Apat na? Ayan, apat na kotse na apat ang kotse na inanod. Grabe. Oo nga, napansin ko kan. Napansin ko kanina sa balita Sabi ko, fun. Anyway, shoutout kay May Mia Mia. May, ano ba to? May Mia Mai. Pa-shoutout si from Davao City. Okay, oo. Coach mo pala to. Oo, si coach nandito. Tito coach ko. So, ano yung ton? Tosin Abasi ng Pinas. What's Tosin Abasi? Mula kay Chris Nuts. Nuts. Ano yung ano? Tosin na basi? Ano? Alam ko yung nosy balasi. Pero, ano ba to? Is ba na? Ang gulo? Nahirapan ako. So, we got Marcos Antonius. Good evening, mga bossing. Sino yun? Si Chris Nuts. Kilala mo? Joji? Chris Nuts. Hello? Naku, ano nangyayari sa internet? Grabe. Okay, maganda gabi sa... nawawala ka, Joji? Na medyo nagkakaproblema po tayo uli sa internet connection. So, kasi nag-usap kami kanina ni Jody, may problema ang Converge sa area nila. Well, actually, yung buong camp, Big Falcon ay nawawalan ng signal. Kaya pag kanyan nagpa-fluctuate. Kaya nga iniisip ko kanina kung pwede siyang mag-load. Okay. Gitarista yan. Sorry, Rudy Lagman, oo. Medyo hindi ako, hindi ako masyado familiar sa ganyan. Diba? Okay, good evening, bossing. Okay, sa mga lasaratan na nakikinig. Yeah, we'll have 18,000 viewers ngayon. Ayan, shout out sa inyo. Nalaglag na ng tulo yan. Kaya ko lang yung interface. Oo, pagpasensyahan nyo na at medyo mahirap po ang net connection ngayon. At lalo sa kanilang area, kaya abang-abang lang po tayo. So, sa ngayon, we got Joel Tulyao. Ha? Sige. Kahit sa'yo? Oo. Sa akin naman, maayos naman ang internet ko. Maraming salamat sa kapitbahay. At hindi pa niya pinapatay yung router nila. Naka-pirate pala. Kumusta na? Babalik ka rin. Babalik. Tumap na naman. Tumap ako sa kapit ba? Oo nga. Alam mo, pare, ganun yun. Baka malay mo, yung birthday ng anak niya ang password. Yun, tatandaan mo lang ako, tinandaan ko . Kaso ang problema, ang problema, nagpabinyag. May bagong anak. Nakakalimutan ko, hindi ko na-save yung date. Hindi ka ba? Hindi na naman tayo makakunik. Hindi ka ba inibitahan? Hindi ako makakonnect na naman. Grabe. Hindi Nakatunog ya. Ayun, sorry naman guys. Minsan... Potensya na sa very bad. Sige, go on. Sige. Doon ka naman sa presinto magpaliwanag, Joji. Usapin mo na sila.
Ayan, shout out sa mga 20,000 viewers natin ngayon. Ayan, maganda kami sa inyo. Ayan, siya ba kayo? Sino ba may barya dyan? Pakibot nga muna, pakihulugan. Pakihulugan nga muna ng token niya. Grabe. Oh, gawan, gawan. Sama dyan, ng connection. Oh, sama ng connection, pare. Na ako masama. Ayun. Ni, para. Sige, sige, gawan, gawan. Nasa yung mikropano? Nasa yung mikropano, Joji? Ibang piso. Piso. Mag-load ka na ng 20 pesos, unli, ano, unli text, tsaka unli call. Magkakawan ba natin ang paraan yan, pre? Kung just in case, what if kung mag-data ka, kunyari Globe or, kasi papasok ka lang naman sa Facebook eh. Sa tingin mo, it will... Ubus ang data mo niyan, for sure. Yun? Parang, hindi kaya naman yung unli-unli. Meron yung unli-unli kasi ako dati unli 20 lang ako eh. Okay, yung go live 50. Guys, sino ba makakatulong dyan? Diba meron yung go live 50 na only internet, only Facebook? Kasi dadaan lang naman tayo sa Messenger. I don't know kung pwede. Pero inuubos diba yung data nun? Hindi ako familiar eh. Pero ano, pagtatsagaan ba natin ito? Ano, Joji, okay lang ba? Should we proceed? O, tuloy lang muna natin kahit ano. Medyo bad reception tayo eh. Oo nga eh, medyo we're having some technical problem. Sa akin kasi parang ano eh, only Friendster. Wow. Ay pa pala yun? Wow. Napawaw ako doon. Teka, mag-iisip tuloy na naman ako kung ano na naman. Alam ko na ang hihirit mo, Multiply at saka ano, at saka MySpace. Hindi, yung MySpace meron ako noon, pero yung Multiply, hindi ako kan eh. Kasi hindi ako nakikinig sa pare na sinabi niya, humayo ka at magpakarami. So I don't multiply. Ayoko yun. Kaya ano lang. Yeah. Oh, kasi kung nag-multiply ako, 9 na siguro ako. Kasi 3 ako eh. Kaya isa pang 3. 3 times 3 is 9, di ba? O, di ang dami na namin. Mahirapan pa kainin yung nanay ko. Very good. Well, alam mo naman, pag galing ka sa kanto, marami kang utak. Malalim. Siyempre, tambay naman to. Huwag ka mag-alala, tambay to. Malawak ang utak nito, boy. Nalala ko na may... Binabagay mo ngayon. Binabagay mo ngayong gabi, ha? Fusion Prog Night, ha? Binabagay, ha? Eh. Malalim. Alam mo na ba? Gaya na sinabi nila, abnormality is the best policy. Kaya ako ba nabasa yun? Hindi ko... Isang quotation yun, pare. Okay, ako. Buhay pa yung hayop na yun. Kaya anyway, may mabalik tayo sa kanta. Sa funny comics mo na naman. Sa funny comics mo na naman nabasa, eh? Ayan, nasabi ni Bok Kula po. Ayan, what's up, Kuya Jojit? Mabuhay ang kapatiran ng bakal at apoy. Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo. Magseryoso na nga tayo. Nakakaya naman sa mga listeners na ano, baka sabihin eh, puro abnormal yung nandito. Well, ganun daw yun. Kung may abnormal na nagsasabi. Sige. Sige lang, gawin. Alam ko, this is the last song. So, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga listeners sa ano ng Dead Radio PH at online radio community. Lahat kayo, napakadami niyo. Hindi ko na kayo maiisa-isa. So, alam niyo naman 'yan. Pero I'm very thankful kay Cristo Golpeo. Nandiyan sila lahat. And sila nag-introduce sa akin dito sa online community. I would also like to say hi sa The Voice Academy of the Philippines. At hope you watch my show every Tuesday, so every week, ang Voice Academy of the Philippines live session with Coach Joe every 2 p.m. So, yun naman na aking, I'm handling mga new blood, mga nakikita nating mga papunta na doon sa, ano, sa music industry natin in the near future. And syempre, hindi ko po pwedeng makalimutan ang pinaka-importante sa pinakamamahal. Si Marie. Diba? Pinakamamahal. Pinakamamahal. Akala ko
One and only. Akala ko pa naman, pare, si Floyd Rose, yung na-miss mo. Si Floyd Rose? Akala ko si Floyd Rose, oh, yung na-miss mo. Oo, no, oh, galing si mo Floyd kumambi, Rose. No? Yun. Why not? Well, ganun talaga, alam mo. Puro squeals. Alam mo kasi minsan masyadong pangit naman yung masyado kang set sa buhay, di ba? Kahit konti, tawa lang tayo. Gaya niyan, sabi ni Darwin Aguilar, Iron Justice. Nako yun! So, Iron Justice! Okay. So, nag-gitara ka dyan, di ba? Yep. Sa mga founding father niyan. At saka yan si Darwin ang ano, he started it all. Nag-start kasi kami, kare-retire ko lang sa Dahong Palay nung time na yon. Tapos itong si The Doctor, Ramon Chalcita, he formed a band for Darwin. Kasi we all know that Darwin is the vocalist of Revelation sa Baguio. So, yun, binuo kami. So, si Darwin, tapos nag-drum sa amin si Boy ng iTact. Tapos, unfortunately, hindi na namin kasama ngayon yung original bassist namin. Maaga siyang kinuha. At a very young age, he sold Versosa. Rest in peace, bro. May rest in peace, brother. Pero yung kanyang wife, si Glenda, at saka yung kanyang daughter na naiwan niya. So, yan. They're doing good, pero syempre, they're definitely missing soul. Tapos, yung nag-reincarnate ang Dahong Palay for our second album, yun, nagkaroon ng mga changes sa lineup. So, ako pa rin si Darwin, tapos we have a different bass player si Ian, tapos ang naging drummer namin si JX ng Alamid. So ayan, mga ano, alam niyo na yan. Alamid. Yon. Malamang inabot ko na yata yun. Parang si Isa Sigiran yata. Oo, kumakanta na si Isa noon nung time na yon. Baka naman Athena's Curse pa inabutan mo niya. Hindi pa sila Alamid. Oo. No nga. May napapaisip din ako, mamaya makakasabi ako ng hindi ano eh malaman nila yung edad natin, pero okay na 'yon. Bahala na sila sa buhay nila. I would like to say hi din nga pala sa mga tropa natin yan. Si Cristo sa na nasa Florida, USA, si Perf De Castro na nasa Los Angeles, si Doy Poras of course, nandoon sa tapos I would like to say hi August. August may gig sila. 21. August 21 may gig Dominion, sila. Dominion, guys. We are planning to hook it up pero titingnan natin may pag-uusap pa kaming gagawin with Doy Poras ng Dominion. Support tayo dyan. Sige, gawan. Oo naman. Yun. Sige, tapos syempre, thank you very much sa Dead Radio PH. Salamat at pinaunlakan nyo tong gabing to na alam ko na change ang format ng Dead Radio PH tonight, pero I'm really very thankful lalo na sa mga online radio community natin na nagtutulong-tulungan tayo in preparation kapag bumalik na tayo sa a new normal. Ayan, masaya yan, for sure. Balikan na ang mga bands, nakakasabik ng Tumugtog Live. So, definitely we'll see you and hope you support Harbinger. Jason Chris, the Harbinger album, it will be out on October. And maraming salamat talaga sa mga nagko-comment, sa mga tropa, everybody, mula nung mga nakatrabaho ko, earlier days sa Dahong Palay days, yan na. So, Iron Justice days, and ngayon, this is my solo offering to you guys, and 2022, I think, babalik ako sa pagme-metal na naman ulit with Big Was, ang kaka-miss, and it will be a very exciting group. Laban ka na ulit ng ano, ng team. Nabalit. Alam mo bang nabalitaan ko sa Abante yan? Abante Tonight? Nababasa ko yan eh. Yung Big One yan. Naku, napakatindi niyan. Hindi ba sa Kislap? Wag lang sa... Baka ibang hindi naman. Baka mapunta. Ano mo? Mapunta sa Real Amantin. Real Amantin sa Tik-Tik sa... Wakasan. Sa 18,000 viewers pa lang natin. Sa mga hindi pa nakalagay, unfollow sa page. Ayan. Follow lang kayo dito. Ayan, sa Dead Radio PH. Ayan, may goal kami ngayon is
10K followers. Ayan, sana naman. Halfway na tayo. 5K plus na tayo. So, unting ano na lang, gapang na lang. Lapit na. Mamimigay saka, tayo ng ayuda. Mamimigay kami ng ayuda. Oo. Oh. Tsaka may niluluto kami tayo. Ni third ngayon na parang gumawa ng 24/7 na ano na radio station. So, may mga playlist kami na ayan, sige. I-plug mo na nga. Sige, ayan. Kenneth. Do the chair. Ayun, nagbabala kami na gumawa ng 24/7 na YouTube channel. Lahat ng piniplay namin dito, ipiplay din namin doon. So, sa mga gustong masama sa playlist, mag-message lang dito sa Dead Radio PH. Ayan, para masa, ano. 24/7, non-stop siya. Ayan, kahit saan dulo ng mundo. Ayan. Walang oras na inaano, maririnig ang inyong kanta. Yan, yan ang yan ang isa pang aabang-abangan bukod sa ilalabas nating mga album at photo album. Napunta sa photo album. Anyway, Joe Chris, any ano, mamaya muna tayo magpaalam sa ibang mga kaibigan. Parinig muna natin yung last na ba to, Kenneth? Last na bang kanda to? Na, alam ko may dalawa pa. Parang may tinatabi ka pa yatang isa dyan eh. Alam mo lang ba? Bakit yung sinend sa akin? Walo. Wala yung sinend mo sa akin eh. Okay, just kidding, just kidding. Just kidding. Baka naman ano, baka naman ano, masyado na nga. Oh, ayan ah. May narinig ako ah. May nag-comment, isang kaibigan natin. At ang isang matalik nating sponsor, we got Rudy Lacan. Buksan na raw yung Jim Beam. Asa na ba yung Jim Beam? Kenneth, pakitingnan, baka nasa ilalim ng upuan mo. Buksan na, Jim. Iba, si Rudy ibang Lacan. Jim Beam to yung sa akin. Si, salamat. Ano, kulay blue. Oh, ayan oh, naglalabasan ng alcohol. Tsaka yan oh, ayan po ang San Miguel na unang-una na lumabas. Okay. Alcohol talaga. Buhay pa po si F. Buhay pa po si FPJ niyan, kakadibo lang. Kakadibo lang. Ay, ito nga sira. Cerveza. Ayan oh, nga, di ba? Yung ano kasi natin dito, sponsor. Oo nga, yun, mga sponsors. Maraming salamat. Oh, nakalimutan na natin. Maraming salamat sa Route 1553 at sa ACPK Clothing, ACK PH, ACK PH Clothing Apparel. Ano ba yan? At sa Route 1553 Motor Parts and Accessories. At syempre, ang Muted Tones at ang Dead Radio PH para sa inyo. So, sige. Ilabas na natin yung, ano, yung isang kanta. Yung kanta ni Georgie. Okay, go on. Okay. All right, guys, I hope you like this one. This one's called Within Those Dreams. Only here at Dead Radio PH. We'll be right back.
Okay, are we in? Yan, yan, yan. Hello, hello. Okay, magandang. Yan. Parang nawawala-wala. So, internet connection. So, masama talaga ang ano, ang temperature ng internet natin para sa ngayong araw na to. Anyway, mga huling, ano? Mga huling, ano ba ito? Huling hapunan tuloy. Iba kasi kumakain eh. Naalala ko yung sopas. Hindi ka nga namigay ng donut? Wala na pare. Hindi ko nasa lubong nga eh. Yung pizza nga hanggang hagdan lang. Hindi nakaakyat. Kaya mo susunod. Mag-anniversary mo ng Dedrejo eh. Bawal daw ang bisita. Ano nilang through... Ano aso lang ang kwede. Hindi nga nagkaka-COVID din ang aso. So anyway, babalik tayo sa ano. Baka na any... Ano pang pandun? Ano pang magandang tema dyan? May mga papasalamatan pa ba tayong any iba at mga babati? So, pangit kasi yung any last words? Yung mga nakikinig. Any yeah. Last words? Yung mga huling shout out. Oh, yan. Wag yung mga huling habilin, yung huling hapunan. Oh. May almusal pa, nagluluto pa. Yeah. Diba? O sige, go on. Ayun, maraming go salamat. Ayun, maraming sila salamat Duro. Sa mga ano. Ayun, sila Duro lahat. Of course from Davao, Cherish Radio 99.7. Kung piniplay din nila 'yung mga some of my tracks. Yan si Wa- and of course, ang si Wazalak. Wazalak Merbs. And we have Black ating Merb. Bagong kapamilya. Si DJ Micaela and hi sa kanyang boyfriend na si Antonio Maruco from Davao. At saka sa www.radiopatas.com. Maraming salamat. Suportahan niyo sila. Basta lahat ng mga online radio, si paring Paul Magat ng KNK, of course, suporta paring Paolo ng Pinoy Online Radio. Ang mga tropa Paolo natin Tamayo. Sa yes, mga tropa natin sa Pinoy Rock of the 90s. Maraming salamat. Okay. And of course, si the Dr. Ramon Salsita na nasa base na sa US, ang the guy behind Dahong Palay. So, maraming salamat sa kanya and he's monitoring lahat ng mga nangyayari ngayon sa events dito sa Philippines and hope to work with him soon sa mga SummerSlam in the future and we just hope everything goes better na. Yun. next year and ayan ECQ na naman tayo so guys we're not out of the woods yet so ayan so instead of you know ako kasi meron din ako mga depressions pero alisin muna natin yan so time to be creative once again for these 2 weeks so ayan so let's be creative kaya let's do something else na. Sige pa. Yes, Kenneth. Okay, okay. Sa malamamata ko lang yung mga nag-follow sa page. Ayan, kay Isa Olmo. Ayan, naging follower natin. Si Yanko Sho Paloma Aurora. Ayan, sa mga naging followers natin. Nag-share ng stream si Choy Navasquez. Ayan, salamat sa pag-share ng stream. At saka si Delon Iyo Alcordo. Ayan, sa mga nag-follow. Ayan, kay Joel Tulyao, ayan, ang dami niyang shiner na stream. Ayan, si, ano, Wasalak Merbs, ayan, salamat sa pag-share. Wasalak. At saka si Soliman Son, ayan, maraming salamat sa pag-share. At saka si Chris Nuts, ayan, salamat sa pag-share. Ayan, maraming salamat. Ayan, may goal po tayo ngayon, 10,000 followers, ayan, halos abot kami na natin. Ayan, third. Okay, maraming salamat sa lahat. So, ito pa rin si Monterey D. At bukas ay Martes. So, we'll be having, ano ba bukas? Hardcore. So, andyan si DJ Head Dasher. And then Wednesday si Colsatro. At syempre, tuloy-tuloy lang ang isang lingkong pag-ibig mula sa Dedrejo. At bukod dyan, magkakaroon tayo ng 24 oras na Dedrejo. So, para to sa inyo,
para sa lahat at lalo na sa mga kaibigan nating nasa abroad na sa panig man ng mundo, maaari nyo nang marinig ang Dead Radio. At kung hindi nyo mahabol yung time slot na ganitong oras, pwede pa kayong umabot. I mean, nagiinuman o bukod sa replay, nakikipag-inuman ka o gusto nyo na sound trip, doon walang magsasalita. At ikaw ang boss doon. Ikaw bahala mag-play kung anong genre ang gusto mo. So, abang-abangan lang natin yan. At maraming salamat kay Joel Tulyao at nandito si DJ Joe Chris Prondoso na nasa Canada, sa DJ natin. So, by next week, sana makabalik na si Joe Chris. At syempre, we got Chris Nuts, Young Kioso sa Paloma, at sa lahat ng supporters ng Dead Radio PH. Maraming salamat. So, kita-kita ulit tayo, guys. At syempre, supportahan po natin ang lokal. Supportahan natin lahat ang OPM, Original Filipino Music. So, para sa atin to, at hindi para sa iba. So, ano pa ba? May mga nakalimutan pa ba tayo? Are we good? So, okay, magandang gabi muli. At see you again. At magandang gabi. Bye, Marie.